Plano ng LTFRB na magpatupad ng route rationalization ngayong Hulyo. Ibig sabihin po niyan, paikliin na ang mga ruta para hindi maipon sa kalsada ang mga commuter. Agad naman itong inalmahan ng transport groups. May ulat si Karen Villanda. Para makarating si Nanay Lolit mula Fairview patungo ng Cubao kung saan naroon ang terminal ng mga provincial bus patungong Batangas, kinakailangan pa niyang sumakay ng jeep sa Litex, bababa ng Quezon City Hall at saka ulit sasakay ng jeep pa Cubao, malayo sa dating biyahe na diretso na ang mga sakayan. Yung dire-diretso ang biyahe, magaang ang biyahe, pero ngayon putol-putol mahirap po. Lalo na pag may kasama akong bata, may dala-dala po ako. Ang putol-putol na biyahe na ito, ang inalmahan ng mga transport group nang ihain nila ngayong araw sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang joint petition para alisin na ang paggamit ng special permits at ipagamit ang kanilang dating ruta. Ipinanawagan din nila ang pagputol sa planong route rationalization ng LTFRB na planong ipatupad ngayong buwan ng Hulyo sa mga bus may malalayong biyahe. Kapag nagkataon kasi, mag-aagawan na ng ruta ang bus at jeep na kadalasang mas maiiksi ang ruta. Doon sa binigay na piso na additional increase namin, kahit pa paano po makakatulong, makapagsakay ka po ng ilang kwentahin po natin. Pag nakapagsakay ka ng mga pasahero, kung lagi kang mapupuno, ay makakadagdag po yon. Kasi po, kesa naman dun sa putol-putol na hindi kakikita, wala kang sakay, ikot ka lang na ikot, lalo po kayo mahihirapan. Paliwanag ng LTFRB, dito ay mababago ang ruta ng mga bus kung saan paigliin ang mga malalayong ruta na kadalasan ay umaabot pa ng 3 oras sa paghihintay ng mga pasahero bago dumating ang sinasakyang pampublikong transportasyon. Layon din itong makapagserbisyo ng mas maraming pasahero sa isang sakayan lamang sa pagbabago ng ruta ng mga city bus. Because the buses can accommodate more and more people on the ground, di ba? Mas ano siya, high capacity siya compared to the PUJs. Kung halimbawa, there is a great demand. Pero ang pinapadala mo ay PUJ na maliliit. That can accommodate only 12, 'di ba, passengers, or at the most 12 nga lang, 'di ba? Kung 'yun ang i-field lang natin, it will cause more congestion on the street. Kasi kailangan mong madami yung units para matugunan yung demand. Ang nais na ito ng LTFRB, inalbahan ng mga city bus operator na piniling hindi dumalo sa consultation meeting ng ahensya ngayong araw. Siyempre kami may mga baluarting tinatawag, kagaya ng iba taga San Jose del Monte, tapos dadalahin ka sa Antipolo, Cubao. So anong effect sa amin yan? Meron kaming dead run. Imagine yung 30 kilometers na dead run, back and forth, para umuwi ka sa garahe mo talaga, 60 liters of diesel na agad yung mawawala sa'yo. Doon pa lang, lugi na kami. Umaasa mga transport group na mapapakinggan sila ng LTFRB. Nanawagan din sila sa susunod na administrasyon na ibalik na lamang ang kanilang dating tinatakbuhang ruta para sa kaginhawahan at ikatitipid ng pasahe ng pasahero. Karen Villanda para sa Bayan.